atin pong mga banal na kasulatan, Matthew chapter 10, verses 40 to 42. Chapter 10, verses 40 to 42. Ganito po ang isinasaad. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At ito po ang focus sa atin pong maiksing pagtalakis salita ng Panginoon in verse 42. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Praise the Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. Ito pong topic na ito ay kinuha ko dito sa isang contribution ni Scott Jensen, kung saan ang maliliit na gawa ng kabutihan ay nagpapakita ng pag-ibig ng ating pong Panginoon. So, our prayer for tonight will focus on being God's instrument to bless others through the small acts of kindness. Maaring may mga pagkakataong sabihin natin, hindi natin naakala na yung maliit nating ginagawa ay magiging napakalang pala ang biyaya sa ating buhay. Ang Diyos ang nakakakita ng ating pong puso. Sapagkat patuloy rin po na malalapit sa ating Panginoon ang mga kaluluwa sa pamamagitan po ng mabubuting gawa na ating pong ginaganap para po ipadama ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Amen? So, mayroon pong tinatawag na servant evangelism. Kumbaga, isang uri ng pag-aakay ng kaluluwa sa pamamagitan ng iyong pagiging lingkod. Sa pamamagitan ng serbisyo o maliliit na gawa na kung saan ay iyong ginaganap. At ito ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin ito ginagawa para magpa-impress. No? At para sabihin ng mga tao, ang bait mo naman o ang galing mo naman. Kundi ito po ay ginagawa natin naturally, as a result of experiencing God's love in us. Kaya nga po yung sinasabi po sa verse 42. Ang sabi po sa verse 42, at sino mang magpainom sa isa sa maliit na ito ng isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, na ito nga lang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Ito pong pagpapainom ng isang sarong tubig na malamig, hindi lang po ito sa literal, kundi ibig kong sabihin, pagpapadama natin ng pag-ibig sa ibang mga tao. Maaring hindi po pagpapainom ng tubig ang atin pong gagawin. Pero in whatever way, according to the situation, gagamitin tayo ng Panginoon para maramdaman ng mga tao na ang Diyos na ating sinasamba ay tinuruan tayo umibig at magpahayag ito sa ibang mga tao upang makilala din nila ang ating pong Panginoon. Now, mayroon pong isang totoong pangyayari na kung saan magpapakita na yung mga simplest acts can have impacts far beyond our wildest dreams. Maliliit lang na mga pagkilos ng kabutihan na ito po ay hindi natin na-imagine na ang laki pala po ng
magiging reward later on. Pero po, mga kapatid, na isang simple lang, na isang hotel clerk, ito po ay naganap doon sa city of Philadelphia. At ang hotel po ito ay third-class hotel. Kumbaga, hindi yung mga five-star na kung saan talagang ma-enjoy ng isang papasok sa hotel ang mga amenities. Siyempre, baka mayayaman na kapasok doon. So itong third-class hotel na ito, ibig sabihin ay walang maibibigay na ganong matinding comfort. Pero isa pong gabi ay pumasok po ang dalawang pagod na pagod na dalawang matandang mag-asawa. Nandoon na sila po ay lumapit dito sa hotel clerk at sinabi, sabi niya, "Mister, huwag mong sabihin sa amin na wala ng kahit isang room na natitira dito sa hotel na ito. Sapagkat hindi namin alam na may mga malalaki palang conventions na ginawa dito sa syudad na ito, kaya yung mga aming pinapasukan ng mga hotels ay puno na lahat. Kaya please," sabi niya, "huwag mong sabihin sa amin na wala nang natitirang room sa hotel na ito dahil kami pagod na pagod na. Para bang sila ay nagalugad na sa buong syudad upang mayroon lamang silang matuluyan." At bigla pong napatigil ito pong hotel clerk kasi po alam niyang wala na nga na room na may o-offer siya. Pero ang sabi lang niya, isa lang room ang alam ko na available. At yon ay ang aking room. Pero napakasimple noon at wala akong may o-offer na ganun comfort, pero malinis naman yung aking room. So, dahil ako ay panggabi sa aking duty, so bukas pa ng umaga ako matutulog. So, kung mamarapatin nyo talaga, kasi nga matanda na eh yung mag-asawa, so siguro naawa din po siya. Kaya ini-offer niya yung kanyang room para nang sa gayon ay tulugan ng mag-asawa, at least kahit sa buong magdamag upang makapagpahinga naman sila. At ganun lang po kasimple ang nangyari. At nung kinaumagahan po, mga kapatid, sobra pong tuwa-tuwa yung mag-asawa. Sabi po nila, "God bless you, young man." Sinasabi po na ito ay isang true story. At noon pong sumunod na umaga, habang ang mag-asawa po ito ay nasa breakfast table, ay inutusan po nila yung waiter na ipatawag itong hotel clerk. Nandoon, na lang siya po ay nakaupo na doon sa kanilang table na kinakainan, ang sabi po ng asawang lalaki, no? Sabi niya, "Alam mo, napaka parang hindi ka bagay na maging hotel clerk dito sa lugar na ito, no? Parang may mas maganda pang offer na pwede kang magawa sa, or matanggap sapagkat ikaw ay napakabuting tao." At ang sabi po niya, sabi nung matandang lalaki, "Gusto mo ba na magpatayo ako ng isang malaki at magandang hotel sa City of New York at ikaw ang kukuhanin kong general manager?" Sabi nung, nasa isip ng lalaki, nasa ayos kaya mo na kaisipan ito. At ang lalaking ito, no? Kasi nga, maganda na, tsaka nandun po na wala sa isip niya talaga yon. Hindi niya po alam kung anong kanyang sasabihin, pero ang nasambit niya na lang po, sabi niya, "It sounds wonderful, maganda, no?" At alam niyo po, mga kapatid, ang sabi po ng lalaking ito, "I'm John Jacob Astor." Isa pong mayaman,
at ma-impluwensyang tao na kung saan may-ari ng iba't ibang mga establishments. At through his words, nagpatayo nga po siya ng building doon sa city of New York at kinuha talaga niyang general manager itong hotel clerk na ito. At sinasabi po sa istorya mga kapatid, 4 years later, the hotel was the largest in the world and boasted unprecedented standards of service. At sinasabi po na itong hotel clerk na ito, he became the best known hotel man in the world just because of simple acts of kindness. Ay na-open po yung opportunity na hindi niya inaasahan sa kanyang buhay. Napaka-natural po ng kanyang offer. Wala siyang iniisip na, ah, may makukuha ako sa mga tao dito, kaya ang gagawin dito. No? Actually nga, baka napaka-simple lang dahil siguro sa kapagura ng mga itsura nila. As in talaga, hindi na masasabing mga mayayamang tao. At bakit naman papasok doon sa third class hotel kung sila ay mga mayayaman. So wala siyang kaisip-isip. Ang talagang offer niya, very natural. At yun marahil ang kanyang pag-uugali bilang isang tao. At ang ibinalik po sa kanya ay higit at higit sa kanya pong inaasahan. Ang point po sa istoryang ito ay hindi lang po yung tayo ay gagantimpalaan dahil po sa ating mabubuting gawa. Kundi ang ating pong simpleng mga gawa ay pwede pong makapag-produce ng mga malalaking resulta na higit sa ating pong inaasahan. Lalo na po tayo ay mga mananampalataya. Amen? Naramdaman po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon at higit sa ibang mga tao, ang kapatawaran ng Diyos ang siya po nagpalaya sa atin. At damang-dama po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo po ang mas may karapatan na ipadama sa iba ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Acts of kindness can be complete. Ito raw po ay nakakahawa. Ito po ang magiging daan upang kapag tayo nakita ng iba, ay gayon din po ang gagawin ng iba kapag ang sitwasyon na dumating sa kanilang buhay ay naging gayon din sapagkat naramdaman nila na, na may nag-care sa kanilang minsan sa pagkakataong sila ay hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Let's take for example, mga kapatid, ako ay mahilig na nagbabiyahe sa ano, papuntang Manila. May mga times po, mga kapatid, na talagang punuan, ayuha, ang hirap. Siyempre po, wala na ngayon sasabihin, ah, gentleman, at magpapaupo. Bihirang-bihira po. At maintindihan mo naman dahil napakahaba ko po ng biyahe, no? Siguro po pagod din sila at gusto nilang magpahinga. Pero yung halimbawa ay may mag-aalok na, halimbawa magkatabi ay maliit, no? At sabi, upo ka na dito sa tabi, kasi naman tayong tatlo. Alam niyo po, nagbibigay ito ng comfort kahit papaano. Maaari pong hindi ganun maayos ang iyong pag-upo. Pero nagbibigay po ito ng kaunting kaalwanan. Salamat, no? May mga taong gumagawa ng pamamaraan upang nang sa gayon ay mapaalwan ang iyong sitwasyon. No? So, kung tayo po ay nakakaramdam ng gano'n sa ibang mga tao, at wala po sila mga kapatid sa tunay na pananampalataya, basta ang alam nila ay mabuting gawa, bilang mabuting tao ay dapat ganapin sa iyong kapwa. Mas may dahilan po tayo upang isagawa ng mga bagay na ito. I remember din po yung mga isa namang matinding pangyayari sa aming pong buhay. Hindi ko pa alam ito, pero lagi pong naikwento sa akin. Kung ako ay 2 years old pa lamang, so wala pa pong buwa, no? Ay nasunugan po kami. At
nandoon ay totally lahat po ng aming mga gamit ay talaga po nasunog. At siguro po ay makilang-milang lang ang na-save, no? Dahil po yun ay meron pong itaas, no? Yung pong nasa taas, walang gamit, talagang naibaga. Kasi po ay parang bigla talaga yung pangyayari at hindi po namin alam po bakit ano ang naging source noon po kung sunog ngayon. So, ilan lang po ng mga nasa baba na gamit na nailabas, pero halos po natutok lahat. Lalo na po ng mga panahong yun, ay natatakot po ang mga tao na magpatuloy dahil baka daw sila ang susunod na masunogan. So, kami po ay pitong mga kapatid. Ang inay at ang tatay, so bali po ay siyam kaming lahat. Kung wala po kaming matutuloy ang mga kapatid, paano na? Pero yun pong, bali po ay lolo at lola ni Sister Jeanette. Po, no? Kasi po yung lola ko at saka po yung lolo niya ay magkapatid. So sila po ang nag-offer sa aming pamilya kahit po doon sa isang sa grahe po nila, no? Na nasa likuran po ng kanilang bahay. Doon po daw kami pinatuloy, at least kahit po papaano ay nagkaroon kami ng lugar ng masisilog. Alam niyo po, isang malaking bagay yun, no? Sa mga tao matindi ang pangangailangan. Alam ang mga sitwasyon na magaganap, no? Na kung saan ay ipakikita po ng Panginoon sa atin ang way upang tayo po ay magbigay ng tulong sa ibang mga tao, no? Ordinary situations can bring extraordinary results. Kaya nga po, kung nais po natin na mas maramdaman ng ibang mga tao ang pag-ibig ng Panginoon, let's just ask God for wisdom. Lord, ano ang magagawa ko in this situation? Or unless you want to use another person, no? Na hindi ako, ay nawa ikaw ay gumawa ng pamamaraan, no? Upang lang sa gayon ay magkaroon ng kaayusan ang sitwasyon ito. Sinasabi po, mga kapatid, na maraming bagay po ang pwede po natin magawa. No? May mga simple suggestions lang na, halimbawa, just give a smile. Alam niyo po, minsan tayo ay grabe na ang pagsubok, no? Tapos may mga kasalubong tayo, hindi naman natin masyadong kakilala, no? Ay biglang ingitian tayo, parang nag-iiba yung ating mundo. Alam niyo po yun? No? That's how contagious simple acts of kindness. So, nais ng Panginoon na sa pamamagitan natin, sabi nga, maghiwanag na tayo, no? Sa sanlibutan ito, no? Sapagkat tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Ang Panginoon ang siyang source ng ating liwanag, at through Him, nagkakaroon po tayo ng reflection sa mundo ito. So, magliwanag daw po tayo. At nang sa gayon, mga kapatid, ay patuloy na maluwalhati ang ating Panginoon. So ipag-pray po natin kahit sa mga pagngiti natin. Alam ko pong maraming mga kabigatan sa buhay, pero ipag-pray natin sa umaga pa lang, Lord, teach me to smile. Teach me to have a joyful spirit because it might make a difference in somebody's life. No? Hindi po natin alam, no? Halimbawa ay yung simpleng tapik natin sa isang tao, katrabaho natin, o kaklase man natin, o kaibigan man natin, na parang sa atin ay wala lang, pero ang nasa isip natin na gusto mag-encourage in whatever way, hindi ko alam po ang sasabihin, pero inakbayan mo na lang siya. O kaya naman ay sinabihan mo, kaya mo yan, dito lang ako, magpe-pray ako para sa'yo. Yung mga ganun po, kasimpleng pananalita, ito po ay hindi babaliwalain, no, ng ating Panginoon as long as it comes from the heart. At lalo na nga po at pinapanalangin natin, Lord, use me today for your glory. No? So, kahit po mga kapatid,
sabi, Lord, halimbawa, at the end of the day, Lord, this day is not perfect. Ang dahil nga po. Ang daming mga minsan na hindi natin inaasahan, pero thank you, Lord, for being there for me. Ha? For using me for your glory. Ganun po, mga kapatid. Let's ask God to give us wisdom. Ha? Do a chore or run an errand. Oh, so, halimbawa po, kung may magagawa ka, ano po pwede po magawa para sa'yo? Halimbawa po ay mayroon isang taong matindi ang pangangailangan. So, malaki pong bagay mga kapatid na tayo ay available for the Lord. Naalala ko mga kapatid noong kami po ay nasa doktor kasama po mother ko. And then, tumawag po yung kapatid ni Sister Janet dahil nga po parang sabi niya na po nabala na, parang nabala na ng heartbreak yung kanyang papa. Kailangan niya ng taong to pray. Nire-revive na daw. So, humihingi sila ng prayer mula sa atin dito po sa simbahan, mga kapatid. Ay, hindi ako available. Nung pong itinawag ko kay Pastor, no? Nakapunta po doon si Sister Nora at saka po si Brother Joseph. At walang po bagay sa kanila, mga kapatid. Bagamat lubusan po nung namatay, pero yun po pananalangin natin para sa kanila ay malaking bagay. Sapagkat nagdoon na naramdaman nila ang concern natin bilang mga mananampalataya na nananalangin para sa kanila, lalo na sa matinding oras ng kanilang pong pangangailangan. Amen? At yun na po, Sister Nora nag-stay hanggang hapon, sinamahan po si Agisusan. Kaya po, appreciated po nila. And it represents the whole church. Alam niyo po yun. Siguro po kung nakadalo tayo ng living, very thankful yung mga isang anak na hindi po natin kasama sa pananampalataya, pero very thankful sila. Thank you sa United Pentecostal Church na nandoon na nagbigay ng pananalangin at ng sabihin natin suporta sa oras ng kanilang pamamahala. So, alam niyo ba din po yun? Ipapray po natin. Alam po kung marami tayong mga sitwasyon sa ating pong buhay na kung saan tayo rin ay nabala. Marami din po tayong mga transaksyon o mga ginagawa sa araw-araw. Pero yun pong simple acts of kindness ay hayaan po natin na magawa natin ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Even sending simple messages through text, no? O kaya po through a chat, no? O kaya po mga kapatid, in whatever way, a phone call, ito po ay malaking bagay para sa mga taong nangangailangan, no? Or, lalo na sa mga young people, mag-mentor ka, may skill na kung saan gusto mo ipasa sa ibang mga tao, no? Hindi lang sa spiritual, kundi sa halimbawa, music, no? Maroon pa sa instrumento o sa pag-awit, share mo ito doon sa ibang alam mo na mayroon ding willingness na is magkaroon ng commitment sa ganitong ministry. Malaki pong bagay ito, mga kapatid. And then, pwede po, mga kapatid, na gumawa tayo. No? Let's create an opportunity na kung saan, mga kapatid, lalo pong mahayan pag-ibig natin ng Panginoon. So, sa gabi pong ito, let's pray to the Lord. God, use me as an instrument of your love. Use me so that others may feel peace, others may find the joy and the salvation that they are looking for just because I make myself available for your glory. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Hindi po ang bawat isa ay tatayo. So, share a cup of cold water. Tayo po, mga kapatid, ay magbahagi ng isang pong basong tubig, ng isang sarong tubig na malamig, nagpapangayad ng
atin pong mga simpleng gawa ng kabutihan. Amen? Ito po ay hindi para sa ating, sabihin natin, tayo po ay naligtas, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Pero kapag tayo po ay naligtas na, it's but natural to produce good deeds para mag-manifest ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Isang papalakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Tonight, let us pray, Lord, may offer a cold water, a glass of cold water to somebody to ease the pain, to ease the hurt, to meet the need in their lives. Use me for your glory. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay umawit muna sa Panginoon. And then, hayaan po natin mga kapatid na sa ating pagpasurok, maging daluyan tayo ng pagpapala. Sa pang-araw-araw na sitwasyon sa ating pong buhay. At kung mag-usap po sa inyo ang Panginoon, mga kapatid, pwede po tayo gumawa ng mga random acts of kindness. Hindi natin pinaplano, pero at that moment, parang may sinasabi sa iyo ang Panginoon, just follow what the leading of the Lord is in your life. Amen? Hindi ko alam, mga kapatid, bigla na lang yung para bang ang next customer, no? Sa likod mo, ikaw ang sa unang pila ay kita mo na mahirap lang at ako na magbayad. Whatever, mga kapatid. No? Kung ano po yung sinasabi sa inyo ng Panginoon, if you find a need,